Nagluluksang ang Filipino community sa Alberta dito sa Canada sa pagkamatay sa aksidente ng tatlong Filipino workers. Nasawi kamakailan sina Greggy Alsola, Irish St. Cabanes at Jordan Onayan nang sumalpok ang kanilang sasakyan sa isang pickup truck. Pabalik na sana ang tatlo mula Brooks, may isang oras ang layo sa lungsod ng Medicine Hat kung saan sila naninirahan nang maganap ang aksidente. Dead on arrival sa ospital ang tatlong Pinoy, habang ang nakaligtas naman ang anim na pasahero ng pickup truck at nagtamo lang ng mga sugat at galos. Lumilitaw sa paunang imbestigasyon na mabilis ang naging pagpapatakbo ng kotse ng tatlong biktima at lumagpas ito at tumawid sa kabilang lane kung saan sinalubong nito ang dumadaang truck. Ang 37-anyos na si Greggy Alsola ang tanging inaasahan ng kanyang pamilya. Naulilan niya ang kanyang ina at tatlong nakababatang kapatid na sina Erwin, John at Angel. Greggy yung panganay ko, mabait yun, masipag. Hindi ko kalimutan yung mga nangyari sa kanya. Siya ang lahat na anong pinag-asahan namin. Greggy is a madisiplinahing tao at besides po yung trabaho. Nung nag-aral pa siya at that time, bago siya nagkuan, masipag talaga siya. Sa kikita ko asa panganay kong kapatid. Siya pinakamatalino sa amin. Siya lahat ang bumubuhay sa amin. Siya ang breadwinner. Dala ang pangarap na mabigyan ng ginhawa at magandang buhay ang pamilya, nagtungo si Greggy sa Canada noong Disyembre ng nakaraang taon lamang. Ayon sa kanyang mga kaanak, nais lang nila sa ngayon na maiuwi na ang kanyang labi sa lalong madaling panahon. Isang malapit na kaibigan na si Georgia Paitan Bores ang kasalukuyang tumutulong sa pamilya Alsola. Tingin silang tulong sa akin para mag-follow up. Lalong-lalo na yung bati ni Greggy na mapauwi doon sa Pilipinas, doon sa lugar talaga nila sa Cebu City. Samantala, naulila naman ng biktimang si Icy Cabanes ang 4 na taong gulang niyang anak. Kaibigan at dating katrabaho ni Marilu Villarubia, si Cabanes at isa pang biktimang si Jordan Onayan. Si Jordan po is personally kilala ko po siya. So ano talaga yun? Kumbaga parang maipon. Kumbaga parang masip ano talaga siya. Yung sweldo niya, binabudget niya yun talaga. Siya lang din yung breadwinner. Considered siya na breadwinner sa kanila. Nagpapadala siya sa tatay niya. Si Icy naman, nung kausap ko, loving talaga siya. Tapos yun nga, ang priority niya yung anak niya. Sa kabila ng biglaang pagkamatay ng tatlo, sigurado na ang tulong pinansyal para sa kanilang mga kaanak mula sa kanilang life insurance. Meron pa rin financial support na makukuha yung family moving forward na habang wala na yung mga mahal nila sa buhay. Para sa TFC News, Jess De Leon, ABS-CBN News, Red Deer, Alberta.